Grabe yung itsura ng Flame Dragon ka, no? Oh my god, isang angas! Okay, wala pa! Yeah! Wala pa! Let's go! Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Anime Defenders! At syempre, kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, eh level 50 na po tayo. Ibig sabihin, meron na po tayong panibagong inventory slot. Kaya kung mapapansin po ninyo, ito na po ang ating panibagong lineup kasama si Pink Rockstar at si Bloomer. At actually, kung mapapansin po ninyo mga kabarkada, eh meron na po akong guild at ito po ang Kada Defenders. Lupit ano? Ang lupit para. At syempre, kung pwede ko kayong ipasok, ipapasok ko kayo dito mga kabarkada. Pero sa ngayon kasi, lima lang yung pwedeng ipasok. So hindi ako sure kung yung ibang Kada Craft members gustong pumasok dito. Pero syempre, kung gusto yung sumali at kung malakas kayo, isasali ko kayo. Magla-livestream ako sa Sly on Demand balang araw. At syempre mga kabarkada, tulad na sabi ko sa inyo nung previous episode, eh pwede nating kunin kahit na anong mythic na gusto natin. At marami sa inyo ang nagsasuggest na kunin ko ang Flame Dragon King par. Oh my goodness. At madali lang kunin yan par. Kasi kung mapapansin nyo, meron na po akong 330 na progress sa Mythical PT. So, kailangan ko na lang magbukas ng 7 times para makuha yung Mythic. Pero, baka naman, di ba? Malay nyo, hindi ko kailanganin ng Mythical PT, di ba? Wala, legendary lang yung binigay sa akin. Para, ano yung legendary dito? Para nakita ko Soul Force ata. Ah, Admiral of Ice. Hindi ko kailangan yan. Benta na yan, par. Ibenta na yan. Bigyan mo ako ng shiny na Admiral of Ice. Matutuwa ako. Hindi na ako aasa na makukuha ko pa yung Mythic dito ng hindi PT. 100% garantisado PT to, par. PT to, ano? Dalawang bukas na lang, oh. Dalawang bukas na lang. At meron na tayong Mythical PT. At least, di ba? At least may mythic tayo, par. Pinaghirapan natin yan, par. Pinaghirapan natin yan. O, di ba? Nakakuha pa akong shiny. Bigyan mo ako mythic. O, ito na. Ito na, par. Isang bukas. Ayan na, sinasabi ko, par. Mythic! Flame Dragon King, ha? Kaso ang pangit, E, tsaka D. Pangit, par. Pero sa pagkakalam ko, maganda to, sabi ninyo, kasi ito ay burn unit. Ha? Tsaka actually, hybrid ata itong unit na to. Tama ba? Asan ba si Flame Dragon King? O, di ba? Hybrid, par. So, ang tinatamaan niya, yung mga lumilipad at yung mga nasa ground na kalaban. Kasi sa ngayon, dahil sa panibagong mapa mga kabarkada, meron na po tayong mga flying enemies dito sa Snowy Woods. At kung mapapansin nyo, nasa chapter 5 na po ako. So, ang magiging lineup natin ay tatlong mythic, isang Ice Admiral, si Bloomer, at si Pink Rockstar. So, goods na siguro yung lineup na to. Maganda ba yung lineup na to? Ang angas to, itsura ng unit na to, no, may pakpak talaga siya. Sino ba to? Flame Dragon King? Si Natsu ba to? At speaking of mythic mga kabarkada, pwede evolve to? Ay, pwede! Magiging Flame Dragon God. Ooh! Ang maganda dito sa unit na to, napakamura niya lang, 950 yen lang siya kapag binili mo. So, ang kailangan natin ay yung Fire Dragon Soul. So, madali lang bang gawin to? Uy, malapit na! Star Reef na purple na lang ang kailangan natin. Makakapagpa-evolve na ako kaagad. Ay, gusto ko yan. Pero bago natin siya ipa-evolve, syempre, papalibelin muna natin siya. At syempre, lalagyan natin siya ng trait. Ay, kaso, apat yung kailangan. Meron na ba akong rank reroll? Wala pa ata akong rank reroll kasi puro E yung ano na ito, stats na ito. Ay, meron! May rank reroll ako, par. O, mas maganda pataasin ko muna yung worthiness niya. Try ko muna isa lang. Okay, medyo gumanda. So kasalukuyan po tayo nasa challenges mga kabarkada para mapa-evolve na natin itong unit na to. At maganda naman tong Flame Dragon King kasi kung mapapansin nyo, level 1 pa lang siya pero 1,500 na yung damage niya. Ang ayoko lang sa unit na to siguro ay linear din siya. So ibig sabihin, kapag gagamitin natin siya, dapat nakapwesto siya dito sa mga sulok-sulok. Pero maganda yung unit na to kasi ang ganda ng burn effect niya, par. Mas maganda pa kay Akainu, kaya maganda talaga tong unit na to gamitin kapag meron tayong mga kalaban na nagre-regen para talagang ubus yung regenerated health nila, par. Kailangan na kailangan natin tong unit na to. At buti na lang sinadjust nyo to, kaya papalakasin natin to ngayon, par. Kailangan natin palakasin tong Flame Dragon King. Grabe yung burn ni ano, Flame Dragon King, par. Ayan, di ba nagre-regen, oh, binoburn niya, par. Binoburn niya kahit mag-regen ka, sunog ang buhay mo. Pero pag nawala na yung sunog, nakakapag-regen na siya. Pero pag nasunog ulit siya, hindi siya makapag-regen masyado, par. Ang ganda ng burn. Tamang-tama. Tamang-tama itong unit na to para sa atin, par. Wala pa akong burn unit na malakas. Madali na lang naman ng ipa-evolve to kasi ang kulang lang naman natin ay itong purple na Star Rift. So, level 9 na po kagad siya mga kabarkada at panigurado, mas lalakas pa to kapag nasa level 16 na to kasi, syempre, taas yung dami. So, napa-evolve ko na po mga kabarkada si Flame Dragon King.
King. Oh my goodness! At naging Flame Dragon God na po siya. So, meron tayong A plus na damage, B minus na cooldown, at C minus na rain. At actually, gusto ko sanang palitan yan kaso wala akong mga Frostbite. At hindi ko rin mapalitan yung Hunter 2 kasi wala na akong trade reroll. At syempre, isa sa mga kailangan natin gawin ngayon mga kabarkada ay tingnan kung ano yung max damage niya at the same time, yung panibago niyang skill. Kasi kapag nag-evolve tayo ng unit, nagkakaroon sila ng extra na skill at gusto ko malaman kung ano yung skill na yun. Sana full AoE. Ayoko na nung nakalinya par. Hindi ko talaga trip yung mga units na nakalinya. Gusto ko full AoE tulad ni Ice Admiral, tulad ni Garp. Ano pa ba mga units yung mga ganun yung radius, yung kanilang AoE. Yun kasi ang gusto ko unit par eh. Kasi sakop na sakop talaga nila yung lugar. Talagang marami silang tatamaan at maganda silang ilagay sa mga areas tulad nito na pa letter U or pabilog. Actually, yung pabilog na pala yun. Yung hindi ko sabihin. So, syempre, kailangan muna natin i-upgrade ang ating mga papirahan bago tayo maglapag ng units. Actually, ang lapit na pala ng kalaban. Kailangan na natin maglapag ng units. Bilis, bilis, bilis. Ilalapag ko muna to. Ito muna kasi mura to at the same time maganda yung damage ng ating Ice Admiral. Dali, dali, dali. Pingin pera. Pingin pera, pingin pera. Ilapag mo, ilapag mo, ilapag mo par. Ilapag mo par. Ilapag mo. Yan, nice one. Oh, good, upgrade natin itong mga farm units natin. Kailangan natin ng pera. Kayang-kaya na ni Ice Admiral yan par. At feeling ko nga parang kailangan na natin palitan tong Admiral of Ice. Kailangan puro mythic na yung nasa arsenal natin par para pang malakasan talaga. Kasi ngayon, legendary pa rin, ginagamit ko par eh. Ang lakas-lakas na nga ng mga mythic natin. Kailangan parisan na natin sila ng mga mas malalakas pang mythic. Ito yung favorite ko kay Ice Admiral, oh! Ubos ang kalaban! Ang ganda talaga ng skill ni Ice Admiral na yan. Favorite ko talaga yung skill na yan par. Grabe yung itsura ng Flame Dragon God, oh! Ang lupit ng itsura niya para at pwede na natin siyang i-upgrade. At kung mapapansin niyo naman po, meron siyang 10,000 damage. Pwede na yun, par! Kumbaga, andito si Garp. Tapos andito yung Flame Dragon King. Oh my goodness, andito si Ice Admiral. Tapos andito si Megu sa pinakababa. Parang ang ganda na ito, par. Tas ang malupit dito, hybrid unit to. Ibig sabihin, dalawa yung atakihin niya, yung mga ground enemies at yung mga flying enemies. At syempre, i-upgrade na natin to par. Tingnan natin yung skill niya. Ooh, AoE na! Yan ang gusto ko, hindi na nakalinya. Ayoko na nakalinya talaga. Mas gusto ko to AoE. Kailan kaya siya magiging AoE na tulad nila, ano, nila Ice Admiral tsaka yung King Garp? Kasi yung King Garp, nagiging AoE dito na, ano, yung malakihang AoE. Yun yung gusto ko, yung malakihang AoE. So, ang max niya ay 12,756. Pwede na, par. Pwede na. As burn unit. Ay, maganda to sa arsenal natin, par. Ang kulang na lang natin ay bleed unit. Oh my goodness. Maganda siguro next episode. Bleed? Anong bleed? Bleed unit ang kunin natin next episode. Grabe yung burn. Para yun, o. Yung mga yellow na nakikita yung lumilipad-lipad na damage. Yun yung burn. Hindi ko alam kung napapansin nyo kasi puro effects na, par. Grabe, par. Ito, o. Mas makikita nyo dito yung burn effect. Ayun, o. Ang ganda, par. Talagang hindi makakapag-regen yung kalaban. Ito bang boss na to nagre-regen to? Hindi ko alam kung nagre-regen to. Pero kung mapapansin nyo, parang hindi siya makapag-regen kung nagre-regen to. Kasi sobrang ganda ng burn effect, par. Tingnan nyo naman yung damage ng burn. Ayun, o. Ay, hindi. Immune ata siya. Immune ba ang nakasulat? May nakasulat ata immune. Hindi ko mabasa kasi. Immune ba siya sa apoy? Feeling ko immune ata siya sa apoy, par. Immune ba yung nakasulat o damage yung nakasulat? Hindi ko alam. Pero nagre-regen ba siya? Parang hindi naman. Ay, immune siya kasi ano eh. Ano siya, fishman ata siya kaya siya immune? Wala, ito matatalo ata tayo. Nakalusot yung boss. Parang ang hirap na bugbugin niya. Kaya ba ng mga garp natin yan? Hindi ata. Hindi kaya ng garp natin yan. Kaya natin yan kung yung garp natin 100,000 yung damage. Kaso hindi. Mas maganda sana kung yung garp natin almighty eh. No? Panigurado 100,000 yung damage niya. Pero kinakaya, pwede na rin. Hindi na masama. Ayun, no? Dito sa area na to, hindi ko na makita kung ano na yung nangyayari. Napakadaming effects. May puno, may yellow, may apoy. Pero ang taas ng burn effect kayo, no? 3,000, kung makapansin nyo. So, kada tick, nagbaburn siya ng 3,000. Talagang hindi makakapag-regen yung kayaban yun, par. Ang ganda ng unit natin, par. Par! Ba't naman ganito? Sa lahat na makakakuha ng Almighty Pink Rockstar, paanin ko nito? Anong gagawin ng Almighty sa Pink Rockstar? Wala naman damage to. Ano pa bang binibigay ng Almighty? Oh my goodness. Hay nako talaga. What if lang naman? What if lang naman?
di ba? Gumalaw ang aking mga kamay. Kaso wala akong trade reroll, so wala akong magagawa. Ano bang pwede kong gawin dito? Ito, ganda na nito. Brawler 3, Hunter 3, pwede na yun. Hindi ko napapalitan siguro yan. Ano? Anong gagawin ko ngayon dito? Ito, pwede ba to? 4 kasi ang kailangan kapag mythic eh. Wala akong magagawa para. Hayaan ko na nga lang yun. Bahala na kayo dyan. At least may almighty ako par. Dalawa. So, dalawa lang pala ang Game Pass dito sa Anime Defender. So, isang VIP at isang Shiny Hunter. Bilang suporta sa Anime Defenders, bibilin ko na tong Shiny Hunter na ito. Okay, pero hindi pa rin po ako bibili ng Lucky at Super Lucky Potion, okay? Medyo makakatulong tong Shiny Hunter sa atin kapag naghahan tayo ng Shiny. Pero hindi siya makakatulong kapag maghahanap tayo ng Secret, ng Mythic, at ng mga Legendary. Makakatulong lang siya kapag Shiny na yung hinahanap natin. Although, makakatulong din naman siya. Halimbawa, nakakuha tayo ng Mythic tapos naging Shiny. So, nakatulong siya. Pero hindi siya makakatulong na makakakuha tayo ng Mythic. Mapapataas na lang yung chance na makakuha tayo ng Shiny. Goods na rin ako na binili ko yan. Kaya, hindi siya masyadong OP kasi Shiny lang naman yung binibigay niya at hindi naman ganun ka-OP ang mga Shiny. Kasi parang 5% lang naman yung dinadagdag na damage. At yung 5% na yun, kayang-kayang patumbahin nyo ng almighty na trait na free-to-play. Kaya, wala masyadong bearing tong Shiny Hunter. Binili ko lang to bilang suporta sa Anime Defender. At speaking of suporta, mga kabarkada, alam ko meron atang issue ngayon ng Anime Defenders na marami sa inyo ang nagagalit kapag may mga gumagamit ng alt account. Huwag po kayong magalit. So, isa sa mga gusto kong makuwang mythic ngayon, mga kabarkada, ay itong Muscular Sorcerer. At buti na lang, ay nagkaroon na ng banner. At gusto ko rin makuha yung secret sa likuran niya para malaman ko kung sinong secret yan. At the same time, para magkaroon na ako ng aking kauna-unahang secret part. Oh my goodness, gusto ko magka-secret. Wala akong super lucky, wala rin akong lucky. Shiny Hunter lang meron ako. At tingnan natin kung makukuha natin to. Oh my goodness, please. Please, par, gusto ko. Oh, you know, dumadami yung shiny, par. Parang gusto ko yun, par. Gusto ko yung mga units ko na sila Bulma, yung mga Pink Rockstar ay shiny. Parang maganda itsura, par. Basta ako, par, naniniwala ako na makukuha natin ang Muscular Sorcerer today. Muscular! Legendary, okay. Nakakuha tayo legendary. Sana shiny yung legendary. Dali, shiny. Shiny legendary. Boom! Hindi siya shiny. Bakit ko sinil? Meron na ba ako nung Cursed Archer na yan? Ah, meron na pala. Ah, meron na pala akong Cursed Archer. Okay. May shiny ba ako nito? Ah, wala. Wala akong shiny nito. Bigyan mo ako mythic par! Wag epic! Aanin ko ng epic par. Aanin ko niya. Bigyan mo ako ng mythic. Kaya din ako nagsasummon ngayon, mga kabarkada, kasi kailangan pala ng gold kapag magre-raid ka palagi. So, kada pasok mo sa raid, kailangan mo ng gold. At the same time, sa guild natin, kailangan natin ng gold. So, kung mapapansin nyo, nag-donate ako ng 50,000 gold. Kaya wala na akong gold. At the same time, kailangan din natin ng gold kapag mag-evolve tayo ng unit at kapag magka-craft tayo ng mga items. Tingnan nyo naman, laging kailangan ng gold par. At kailangan natin palagi ng maraming stars, kaya dapat palagi ako nag-challenge. Mythic par, mythic, please, maawa kayo sa akin. Kailangan ko ng mythic. Ba't hindi na auto-sell yung shiny na yun? Ba, ang dami ko ibibenta ang shiny mamaya. Parang mas napasama pa nga na bumili ako ng shiny hunter na parami yung basura ko sa inventory. Ano man naman yan? Bigyan nyo ako ng mythic par. Sige na, huwag nyo na akong pagastusin pa ng gems. Huwag nyo na akong pagastusin ng 20,000 para mag-iipon pa ako ng 20,000. Palagi akong PT na ito, par. Buti na nga lang yung nakaraan, hindi ako na PT. Yung sa may Beast Hunter ba yun? Ano ba yung Beast Sorcerer? Buti hindi PT yun, par. Pinagbigyan ako nung laro na to. Sana naman ngayon, pagbigyan din ako. Habo, nagsasalita ako, par! Talaga nga naman, pinagbigyan ako! Okay, wala pa. Yeah, wala pa. Let's go! Oh my god, pinagbigyan ako, par. May 7k pa ako, par. Yan ang gusto ko. Kaya ba natin makakuha ngayon ng secret? Kaya ba today? Dito ba ako kukuha ng secret o dito ako kukuha ng secret? Saan ba mas magandang kumuha? Dito na lang, par, kasi baka makuha ko yung sharpshooter eh. Ha? Diba? Diba? Baka makuha ko yung sharpshooter. Tingnan natin, par. Baka makuha natin yung sharpshooter, par. Baka makuha natin yung sharpshooter. Baka makuha. Baka makuha. Par. Baka naman, par. Dalawang mythic today. Please, maawa kayo sa akin. Please, maawa kayo sa akin. Please. Bigyan mo ako na mythic, par. Mythic. O kaya secret. Secret, par. Secret. Kahit secret na lang, masaya na ako, par. Kala mo, ang dali kunin na secret. Kahit secret lang, par, masaya na ako. Please. Happy na ako, par, sa secret. Happy na ako dun, par. Kala ko, ano na talaga? Kala ko, namumula-mula na. Gusto ko ng star na namumula-mula, par. Gusto ko yung mamula-mula. Bigyan mo ko na mamula-mula. Ay, wala talaga. Ayaw ko bigyan ng mamula-mula, par. Ayaw ko bigyan ng mamula-mula. Yung secret ba, color black yun? Feeling ko color black ata yung secret. Mukhang malabo makakuha tayo ng mythic. Kahit secret
secret man lang. Meron na ba ako ng strongest swordsman? Wala pa ata ako ng strongest swordsman. Wala pa ako nun. I mean, kailangan ko ba yun? Hindi ko naman ata kailangan yun eh. So, shiny na lang ang tatanggapin ko. Sige, okay. Okay na ako sa shiny na ano, na legendary. Uy, may nakakabarkada shoot dito. Si Mama Mo Blue. Ganyan yung pangalan mo, Mama Mo Blue. Meron na lang akong 1,500 par. Baka naman. 1,500. Tatlong times 10 na lang to par. Baka naman. Dalawa na lang oh. Please. Legendary. Gawin mo shiny. Matutuwa pa ako. Sige na, gawin mo shiny. Hindi ito mo shiny. Dalawang legendary na. Oh my goodness. Ito na par. Last na to. Please. Wala. Ano ba yan? Pero ang mahalaga, nakakuha tayo ng mythic ngayon. Yun ang importante. Nakapag-uwi tayo ng isang mythic at ito ang Muscular Sorcerer. So, ibig sabihin, tanggalin na natin tong Monster Sorcerer na to kasi balita ko, mas malakas daw tong unit na to. At mura lang, 850! Oh, so yan, equip natin lahat. I-equip natin si Carp, i-equip natin si Flame Dragon, i-equip natin si Muscular Sorcerer, si Admiral of Ice, at syempre si Pink Rockstar at si Blue Girl. Diba? Oh my goodness, gumaganda na ang ating lineup para at para mas mapabili, syempre, ibigay na natin ang ating mga pagkain kay Muscular Sorcerer. So, level 21 ka agad. 22, level 22 pala. Alright, at syempre, dating gawi, tingnan natin kung gaano kalakas itong Muscular Sorcerer na to par. Nang level 22. Level 22 palang par, tingnan natin kung gaano kalakas. Dapat may mga pagkain na tayo na pwede na natin i-max yung mga levels nila. Ilan ba ang max ngayon? 70 ba? Kasi 69 na yung garb ko, oh. Lucky number. Okay, so far maganda naman yung unit at kapag in-upgrade natin siya, may panibago na siyang skill at ito ang Chain Dagger Thrust. Parang single target lang ata. Single target lang. So, magkakaroon siya ng susunod na skill na Cursed Chains. Pedyo, hindi ko gusto yung single target. Pamboss ata ito ah. Okay, tingnan natin kung ma-upgrade natin siya into AO. Cursed Chains. Dali. Tingnan natin kung AOE ang Cursed Chains. Ayun, AOE, ang laki. Nagsasummon siya ng Black Circles. Okay. Maganda yung damage niya ha? Maganda. Pero wala siyang effect ano. Hindi siya nagbi-bleed, hindi siya nagbe-burn. Talagang damage lang talaga. Okay, so upgrade pa natin siya. Meron siyang Cursed Godly Chain. Okay, anong ginagagawa ng Cursed Godly Chain? So, na-upgrade ko na siya mga kabarkada at ganito ang ginagawa niya. So, continuous damage. So, maganda siya kapag may shield yung kalaban. Natatanggal niya, napipenetrate niya. So, ang susunod ay Chain Barrage. So, meron na siyang 4,000 kaagad na damage. Par, level 22 pa lang, hindi pa evolve at the same time, pangit pa yung mga traits at saka yung ranks niya. Ayun! Wow! Yes! Oh my goodness! Yan ang gusto ko! Yan yung gusto ko, par. That's what I like, baby. That's what I like. Full blown AOE. Yan ang gusto ko, par. Ang gusto ko, yan ang the best na unit, par. Yan ang gusto. Mas maganda pala to, par. Dapat ito muna yung inuna kong kunin kaysa dun sa ano eh. Sa sorcerer na beast. Ano ba naman yan? Pahamak pala si Megumi, par. Nasayang yung mga star ko dun. Ang ganda pala na itong Muscular Sorcerer. At max na siya. So meron siyang 5,592 na damage at SPA na 5 point. Ganda na rin na masama. Maganda na, par. Tingnan mo, par, oh. Nakasurvive siya nang siya lang mag-isa sa infinite. Kayang-kaya to, par. Ang ganda. Maganda to, par. Maganda siya as starting unit kasi medyo mura lang siya i-upgrade. Tapos, ang ganda pa ng mga skill set niya. So, goods. Goods na goods to, par. Goods na goods. Maganda, maganda. So, siguro mga kabarkada, dito muna ako tatambay sa Tower of Eternity. Papataasin ko muna yung floors ko dito para medyo magkaroon tayo ng marami-raming gems. At the same time, papalibeling ko rin itong ating Muscular Sorcerer. Actually, nasosolo niya nga itong ano eh. Tower of Eternity, par. Napakaangas. Kayang-kaya niya mag-isa lang. Kaya maglalapag lang ako ng isang piraso tapos imamax ko na itong mga bloomer ko at kaya niya na yan, par. Kayang-kaya niya na yan. Oh my goodness. Ang ganda kasi nung SPA niya. Oh, 3.9 seconds, par. Napakaganda. Oh my goodness. Paano pa kapag in-evolve ko to? Oh my goodness. Excited na ako i-evolve to, par. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Anime Defenders episode. Kung nagustuhan niyo po ito mga kabarkada, mag-subscribe ka na. I-like mo na itong video na to at syempre, i-share mo na to sa mga tropa mo at kung mapapansin ninyo naman na max ko na yung mga bloomers ko at i-max na natin ang Muscular Sorcerer par. Kaya siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin. Maraming salamat sa panonood sa muli. Paalam at syempre, ayon kay YouTube mga kabarkada, eh hindi nyo pa daw po ito napapanood. Ito. Itong tinuturo ko. Hindi ko pa daw siya napapanood. Kaya panoorin mo na par. Habang naglalaro ako dito ng Anime Defenders, eh panoorin mo na to.